Hindi ako papayag! Malakas na sigaw ni Noriko. Matapos pakawalan ang malakas na suntok sa punching bag na naroon sa gym ng kanilang mansyon. Matapos noon, pinaulanan na niya ito ng maraming suntok. Nang mapagod ay napatihaya na siya sa sahig. Tulala lang siya at nakatingin sa Kisame. Sumagi sa alaala niya ang kanyang mga kapatid na babae na sina Sally at Sayo. Mga ate, bakit iniwan niyo ako dito? Dito sa masama nating ama? Malakas niyang sigaw habang nakikita ang mga mukha ng dalawang nakatatandang kapatid sa kanyang imahinasyon. Hindi ko kayo mapapatawad sa pag-iwan niyo sa akin dito! Ayoko na! Muli siyang tumayo at ibinuhos ang lakas niya sa kakasuntok sa punching bag. Naaalala niya na sinikap nila ng ate Sayo niya na matuto ng iba't ibang klaseng martial arts kasi alam nila na darating ang panahon, sila naman ang ibebenta. Noriko, kailangan nating matutuhang ipagtanggol yung sarili natin, sabi ni Sayo sa kanya. Yun ang panahong kakaalis lamang ni Sally, pero matapos makagraduate ni Sayo, nawala na lang din itong bigla. At tanging sulat lang ang iniwan sa kanya. Alam raw nito na ito na ang susunod kaya iniligtas na ni Sayo ang sarili. Kaya siya na ang nakikita ngayon ng mag-asawang mafia. Alam niyang naging miyembro na ng masamang tao ang ama niya. Kaya naman ngayon ipinagbibili siya nito sa isa ring mafia boss. Isang hapon ay bigla na lang siyang pinagbihis ng kanyang ama. May pupuntahan daw sila. Pero iisa lamang ang nasa isip niya. Tataka siya. Noriko! Umayos ka. Gusto ko kapag kaharap na natin si Mr. Yamamoto ay nakangiti ka. Ayoko makikita yung simangot na hilatsan ng iyong mukha. Maliwanag ba? Mariing tanong ng kanyang ama. Yes, Papa. Kailan pa ba ako sumuway sa inyo? Magalang niyang sagot pero nakahanda na rin ang mga plano niya upang tumakas. Nang huminto ang kotse sa harap ng isang malaking mansyon, alam niya na yun yung pagkakataon para makatakas. Nang bumaba na ang papa niya at asawa nito, bumaba na rin siya. Papa, kailangan ko lang mag-retouch, sabi niya. Ha? Haliho kayo, senyorita. Sasamahan ko kayo sa comfort room, sabi ng lalaking mayordomo ng mansyon. Okay, thanks, sagot niya. At sumama na nga sa lalaking naglalakad. Nang makarating sa banyo, itinuro ng lalaki. Ayun po ang CR namin, senyorita. Salamat po. Siya nga pala, ang laki ng mansyon. Saan po ang daan palabas ng mansyon mula dito? Baka kasi maligaw po ako mamaya. Magalang pang tanong niya. Doon po ang patungo sa labasan. At dito naman po ang daan pabalik. Pakibilisan niyo na lang po para hindi mainip yung amo ko. Bilin pa nito. Okay, maraming salamat. Sige na, huwag niyo na akong antayin. Tiyak na bibilisan ko yung pagre-retouch. Para maganda naman ako sa harap ng amo mo. Sabi niya pa na sinabayan ng matamis na ngiti. Nakita niyang tumalikod na nga ang lalaki at naglakad. Nagbanyo nga siya pero hindi para mag-retouch, kundi para magpalit ng damit. Tiningnan niya mga kasuotan ng mga tao sa loob ng mansyon na yun kaya alam niyang hindi siya mapapansin kapag yun ang isinusuot niya. Na-research niya na sa internet ang mansyon na yun. At nalaman niya na ang mga tagapagsilbi doon ay naka-scrub suit. Kaya yun ang dinala niya. Sumilip muna siya sa labas ng banyo. Nakita niyang niwala man lang tao sa pasilyo at sa buong paligid. Kaya alam niya na yun ang pagkakataon niya na makatakas. Nagtatakbo siya hanggang sa makalabas ng gate ng mansyon na kinaroroonan niya. Sumakay siya sa dumaang jeep dahil alam niya na hindi manghihinala ang mga tao doon at hindi maiisip ng kanyang ama na jeep ang sasakyan niya. 6 na buwan na ang nakakalipas at hindi na niya alam kung anong nangyari sa kanyang ama matapos niyang tumakas at hindi siputin ang mga ito sa kasunduan. Basta ang alam niya lang, ginawa niya yon para iligtas ang sariling kaligayahan at kinabukasan. Pinalad na makapasok si Noriko sa isang Japanese restaurant. Ginupit niya ang kanyang buhok ng napakaisi at naglagay ng isang malaking lunal sa ilalim ng kanyang ilong. Maraming naging iba sa itsura niya. Nang sa ganoon, mahirapan naman ang mga naghahanap sa kanya. Isang hapon, nagulat na lang siya nang tawagin siya ng manager nito. Noriko! Noriko! Sigaw nito. Bakit po, ma'am? Mabilis at humahangos niyang nilapitan ang ginang. Ano ka ba naman? 6 na buwan ka na dito, hindi ba? Tanong nito at sinamaan siya ng tingin. Yes, ma'am. Sagot niya.
O eh bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin alam na dapat malinis na ang conference room bago dumating ang alas 3 ng hapon? Tanong nito. Eh ma'am, ang akala ko po kasi iniutos mo na yun sa iba, kaya hindi ko na po pinuntahan kanina. Pangangatwiran niya. Napakainis ka talaga. Bulalas nito sa kanya. Maya-maya ay may pumasok na lalaki sa loob ng resto, kaya siya naman ay dahan-dahang umexit. Miss Ikari, may problema tayo. Sabi ng lalaking pumasok, tapos may ibinulong sa kanyang manager. Ano? Paano na ngayon yan? Saan naman ako maghahanap ng interpreter sa panahon ngayon? Hindi naman lahat ng tao marunong magsalita ng Nihongo o Japanese. Sabi ng ginang. Tapos ay bigla itong napatingin sa kanya na tila ba'y may biglang naisip. Noriko! Tawag nito sabay kumpas na mga daliri upang palapitin siya. Ha? Ako po? Tanong niya. Oo, halika. Diba half Japanese ka? Sabi mo Haponesa ang nanay mo. Tanong ng manager. Naku Ma'am Hikari, oo, kaso lang po. At tubil niyang sagot. Okay, ikaw na. Ikaw na ang sasama mamaya sa meeting. Huwag mo nang linisin yung room, sa iba ko na yun ipapagawa. Ang gagawin mo na lang, i-memorize mo to. Tapos galingan mo ang pagsasali ng wika nila sa wikang Tagalog. Malinaw? Tanong pa nito. Ayaw sana niyang pumayag kasi nga hindi naman siya gaanong marunong. Maagang namatay ang mama nila at hindi naman sila gaanong naturuan ng lingwahe nito. Kaya lang yun kasi ang sinabi niya. Marunong siyang magsalita ng Japanese at may dugong Hapon siya. Para lang matanggap siya sa restaurant na yun. Eh ma'am, hindi po kasi ganun kagaling ang grammar ko sa Nihongo. Kaunti lang po yung nalalaman ko. Baka mamaya mahalata nila ako, mahirap na. Katwiran niya. Hindi, okay na yung alam mo. Kaya nga ako may binigay na papel sa'yo. Kabisaduhin mo na lang yon at magpanggap kang nauunawaan mo ang lahat. Yung kabilang panig, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Yung kabila naman, hindi nakakaintindi ng salitang Japanese. Kaya okay lang, isalin mo lang kunwari ang nauunawaan mo. Sabi pa ng ginang. Kayo po, bakit hindi na lang po kayo ang maging translator nila? Diba nagtrabaho po kayo sa Japan, dapat marunong po kayo. Nauutal niyang tanong at mungkahi. Ako ba? Sinusuway mo. Kapag hindi mo napuntahan yon at nagawa ng maayos ang lahat, tanggal ka na. Pananakot pa sa kanya ng ginang. Grabe naman po kayo, ma'am. Palatak niya. Tinitigan siya ng masama ng ginang. Talaga bang naiinis ka? Gawin mo na lang. Singhal pa nito. Oo na po. Magalang naman niyang sagot tapos ay mabilis na kinuha ang papel na sinabi nitong aralin niya. Nakakainis? Bakit kasi ako pang kailangan niyang mapag-initan? Bulalas pa niya sa kanyang sarili. Kinagabihan nga ay nagbalik siya sa restaurant na pinapasukan niya. Nakita niyang isa-isa nang nagdadatingan ang mga lalaki naka black suit at shade. Nakakatakot naman ang mga yun, ma'am. Baka naman pwedeng iba na lang. Baka mapag-interesa nila ako. Delikado. Natatakot niyang sabi. Noriko, hindi ka nila magugustuhan kasi hindi ka naman kagandahan. Niyang magpahid ng lipstick dyan sa mga labi mo hindi mo magawa. Tapos yung buhok mo parang ikaw lang yata yung gumupit. Uka-uka ang dulo. Idagdag pa yung nunal mo na parang kulangot kasi nasa ilalim ng butas ng ilong mo. Sa totoo lang kung ako ang lalaki, hindi ako magdadalawang tingin sa'yo. Pintas pa nito sa kanya. Napabuka naman ang bibig niya. Ha? Talaga nga naman? Pati ba naman ang buhok ko, ma'am? Pati ba naman tong nunal ko? Nunal po to, hindi kulangot. Bulalas niya. Napatigin siya sa ginang at parang gusto na lang niya itong sabunutan. Ano, pupunta ka na ba doon o hindi? Singhal pa nito. Sabay tingin sa kanya ng masama. Oo na po, papasok na. Sagot niya at nagpunta na sa loob ng meeting room. Kung saan naroon ang mga kalalakihan. Natatakot siya nung una kasi puro lalaki ang nasa loob at siya lang yung babae. Tapos, ang sasama pa ng mga mukha ng mga lalaking Pilipino. Samantalang yung mga Hapon naman, seryoso masyado. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Anong klaseng transaction kaya ang meron sa mga to? Bakit ganun? Tanong niya sa isipan. Ngunit bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isa sa mga lalaking Japanese na kinindatan siya. Agad siyang napayuko at umupo sa pwestong inilaan sa interpreter. Nang umupo siya, lahat ay nakatingin sa kanya.
Siya naman ay nakatingin lang din at walang magawa kundi ang umiti. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang translator namin? Tanong ng lalaki sa wikang Hapon. Ito rin ang lalaking nakita niyang kumindat sa kanya. Sige po. Sagot niya rin sa salitang Hapon. Mabuti na lang at kahit papano ay alam niya. Yun nga lang ay hindi niya alam kung hanggang saan ang makakaya niyang i-translate. Ilang minuto pa ay nagsimula na ang pag-uusap nila. Hanggang sa mapansin niyang palalim ng palalim ang mga ginagamit na salita ng mga Hapon. Napansin niya rin na parabang may kahinahinalang nangyayari. Narinig niya ang salitang ipinagbabawal na gamot. Ha? Ano ka mo? Sabi ng kausap nitong mga Pilipinong negosyante. Miss, bakit hindi mo isalin sa tama ang mga sinasabi nila? Tanong ng lalaki. Ano sir? Ang sabi nila, okay naman daw po sila sa mga presyong gusto niyong ialok. Okay na okay raw yun sa kanila. At ang produkto, isang uri ng gamot na nasubok na nila na makakagamot ng kahit na anong sakit. Kaya nga raw bilhin niyo na, sabi niya. Sigurado ka? Yan talagang sinabi nila? Tanong ng isang lalaki na halatang nanghihinala na mali ang pagsasali niya sa mga salita. Oo naman, sir. Ano ba sa tingin mo? Kaya nga ako translator, diba? Ako ang nakakaalam kung ano ang mga sinasabi nila. Pagsisinungaling niya. Bahagya pa niyang itinaas ang suot niyang salamin. Oo, tama nga. Pero pwede rin namang mali ang pagsasalin mo ng mga sinabi nila. O di kaya hindi ka talaga marunong maghapon. Nakataas ang kilay at galit na sabi ng lalaki. Nagsisimula nang mag-init ang ulo nila sa kanya. Hindi po, sir. Totoo naman po yung sinasabi ko. Sabi nila, okay na raw sila sa offer niyo. Natitigilan pa niyang sabi. Ano ka ba? Sige, kung totoo, sabihin mo sa kanila na kailangan na namin ngayon din ang 30 million. Para sa kontrabandos na kukunin nila. Sabi ng lalaki. Teka lang muna, sir. Ano bang kontrabandos yan? Pang-uusisa niya. At saka, bakit? Baliktad ba? Sila ba ang bibili ng dala nyo? Bakit sila ang kailangan magbayad ng 30 million? Nagtataka niyang tanong. Sinasabi ko na nga bang sinungaling ka? Tumayo bigla ang lalaki at kamuntik na siyang sampalin. Mabuti na lang at nasa luyo ng isang Japanese na kumindat sa kanya. Sir, huwag namang ganyan sa babae. Mariing saway ng lalaking Japanese na halatang nagtitimpilang rin sa salitang Hapon. Bakit ka ba nagagalit? Nagtatanong lang naman siya ha, sigaw niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga itong naglabas na ng mga armas. Tinutukan siya ng baril ng lalaking muntik nang manampal sa kanya. Walang niya, hindi ko akalaing mainitin pala ang ulo ng buteting to. Bulong niya. Anong sabi mo, miss? Babae ka ba talaga? Nang iinis na tanong nito sa kanya, tapos tinignan siya ng tingin na nakakaloko. Ngunit bigla na lang bumunot ng baril yung lalaking Japanese at tinutukan ng mga Pinoy na kalalakihan. Kaya naglabas rin ang mga baril ang kabilang panig. Tapos bigla na lang siyang hinila ng Japanese at ginawang bihaga. Halos yakapin siya nito. Pero hindi niya alam kung bakit sa gitna ng panganib, nagawa pa niyang amuyin ang pabango ng lalaki. Sandali, wala naman akong kinalaman dito. Hindi ako kasali. Natatarantang sabi niya. Magsalita ka ng Japanese kung gusto mong mabuhay. Sabi ng lalaki sa kanya. Huwag mo akong patayin, please. Sigaw pa niya. Sinabi ko na nga ba? Dependeho tayo! Hindi ka marunong magsalita ng Hapon! Bulalas ng lalaki. Hindi! Marunong po! Konti lang! Sigaw rin niya habang nagkakatutokan na ng baril ang mga ito. Nagsalita muli ang lalaki. Ano? Ibibigay niyo ba mga dala niyo o hindi? Tanong pa nito. Hindi! Magkakamatayan na lang pero hindi namin ibibigay! Sagot ng lalaki. Kahit na anong mangyari, kailangan namin ang mga drugs na yan. Sabi ng lalaking Japanese sa salitang Japanese. Diyos ko, huwag naman sana akong madamay at mamatay. Mahal ko pa yung buhay ko. Bulalas ni Noriko sa isipan, habang natatakot dahil nagkakatutokan na ng mga armas sa mga ito. Mas lalo pa siyang natakot nang mapansing hindi siya binibitawan ng lalaking Hapon. Huy lalaki, bitawan mo na ako. Hindi ako kasali sa kanila. Sabi pa niya dito. Go! Run! Sabi lang nito sa kanya. Binitawan siya nito at saka sinenyas ang umalis na. Kaya lang nang papatakbo na siya sa pintuan, narinig niya ang malalakas na putukan.
napaluhod siya at tinatakpan ang tenga niya. Nagulat siyang nagbagsakan ang mga lalaki kasi nagbarilan ang mga ito. Mabuti na lang at hindi siya tinamaan ng mga bala. Nang lumingon siya, nakita niya yung Japanese na nakaluhod. "Miss, help me." Sabi ng lalaking Japanese. Nanlalaki ang mga mata niya. Nang ibukas niya ang pintuan, nakita niyang wala ng tao sa buong restaurant. Sarado na pala. At tanging sila na lamang yung nandoon. "Grabe! Bakit sarado na bigla?" Taka niyang tanong. Hindi niya alam kung tutulungan niya pa ba ang lalaking Japanese. Kaya lang naawa siya. Kaya napilitan siyang hilahin ang lalaki para makatayo at makaalis na sila sa lugar na yon. "Wait, I need to take that bag." Sabi ng lalaki. "Ano ba? Bakit kailangan pa? Mamaya mabuhay pa ang mga yan eh. At tayo naman yung patayin." "Please take that. I need that for my evidence." Sabi ng lalaki. "Evidence, evidence ka pa dyan?" Bulalas niya tapos ay binalikan ang bag. Nagmamadali niyang kinuha yon at tinulungan ng lalaki para makaalis sila sa lugar na yon. Habang tumatakbo sila, itinuro ng lalaki ang kotse nito. Sumakay sila agad sa kotse at siya na ang nagmaneho. Nakita niyang may tama ito ng baril sa tagiliran. "Ano, kaya mo pa ba?" Tanong niya sa lalaki na hindi niya alam kung nauunawaan ba siya nito. Kasi kinakausap niya ito sa salitang Tagalog. Nang makaalis sila, narinig nila ang sirena ng mga pulis na nagpunta sa restaurant. "Walang yang hikari yun! Pinahamak ako!" Bulalas niya habang nagmamaneho. Mabuti na lang at walang kahit na sino sa mga kasamahan niya sa trabaho ang nakakaalam kung saan siya nakatira. Kaya dinala niya ang lalaki sa bahay na tinutuluyan niya. Nang makapasok sila ay napansin niyang muli ang sugat nito. "Problema pa kita? Paano na mga sugat mo? Kailangan kitang dalhin sa ospital." Sabi niya. "Hindi na. Okay na ako dito. Hindi naman malalim yung sugat ko." Sagot ng lalaki sa wikang Tagalog. Agad siyang napatingin sa lalaking nagsalita. "Ano? Nakakapagsalita ka pala ng Tagalog? Walang ya, ako ba'y niluloko mo?" Tanong niya sa lalaki. Ngumisi lang ito sa kanya sabay upo sa ibabaw ng kama niya. "Pasensya ka na. Kailangan kong magpanggap. Hindi ko pa kasi alam kung kakampi ka ba o kalaban. Pero ngayong dinala mo ako dito sa bahay mo, nasiguro ko nang hindi ka isa sa kanila." Sagot ng lalaki. "Nakakaasar ka talaga? Ano ngang pangalan mo? Narinig ko na yun eh." Napapaisip na tanong niya. "Kenzon. Kenzon Yamamoto." Sagot niya. "Ah, Yamamoto pala. Naku, may kaapelido kang mafia. Isa ka ba sa mga yon?" "Bali kanina, ang transaksyon pala ay magbebentahan kayo ng droga. Tapos bigla kayong nagbarilan. Mabuti na lang hindi ako tinamaan, oh. Paano na yung mga kasama mong hapon? Tsaka yung isang grupo? Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla na lang kayong nagpatayan?" Naguguluhan pa rin niyang tanong. "Tama ka. Illegal ang transaksyon na nangyari kanina. Pero hindi ako isa sa kanila. Isa akong secret agent from Japan. At ang mga lalaking yun ang iniimbestigahan ko." Paliwanag ni Kenzo. "Ah, kaya ba pilit mong pinapakuha sa akin yung bag na to?" Tanong niya, sabay lapit sa bag, tapos ay binuksan niya yun. Nang mabuksan niya ang bag, tumambad sa kanya ang napakaraming gramo ng droga. "Oh my gosh! Grabe ang dami nito! Tiyak na ako naman yung nasa masamang kalagayan. Baka hunting nila ako at hanapin to." Bulalas niya. "Malamang mangyayari yan. Kaya kailangan mong mag-disguise." Sagot ni Kenzo. "Disguise? Naka-disguise na nga ako eh." Bulalas niya pang muli. Pagak na natawa si Kenzo sa narinig nito. "Anong disguise? Naka-disguise ka? Bakit naman? Huwag mong sabihing may pinagtataguan ka." "Oo, pinagtataguan ko yung masama akong ama na gusto akong ibenta at gawing pambayad sa utang niya sa isang mafia boss." Palatak niyang sagot. Anong ang pangalan mo, Miss Lying Interpreter?" Bansag nito sa kanya sabay tumawa ng malakas. "Huwag kang tumawa, visit. Nang dahil sa'yo, mahihirapan na naman ako. Paano ba ako mabubuhay? Paano na ako makakahanap ng panibagong trabaho? Wala na akong pera. Paubos na rin yung stock ko. Kailangan pang magamot yung sugat mo." Sabi niya na hindi malaman ang gagawin.
Palakad-lakad siya sa harapan nito dahil nag-iisip siya ng paraan. Huwag kang mag-alala, naitago ko ang pera, nasa kotse ko. Kaya nga ang gawin mo, kunin mo yon. Tapos kailangan nating kumuha ng bagong sasakyan. Tiyak na matitrace yun ang kalaban. Ang kailangan nating gawin ay makahanap ng bagong mapagtataguan. Sabi pa ni Kenzo. Nang marinig niya yon, agad siyang lumabas ng bahay at tinungo ang kotse. Hinalughog niya ang buong sasakyan para mahanap ang sinasabi nitong pera. Nakita naman niya ang isang itim na bag. Nang buksan niya, nanlaki ang mga mata niya na makita niyang limpak-limpak na salapi ang laman ng bag. Ito siguro yung sinasabing 30 million ng mga lalaking siraulo? Palatak niyang sabi nang maalala ang ginawa sa kanya noong isang lalaki. Kaya kinuha niya yon at nang pabalik na siya, nakasalubong niya ang lalaki. O bakit? Saan ka pupunta? Tanong niya. Sakay na, huwag ka nang magtanong. Kapag nagtagal pa tayo, masusundan tayo ng mga miyembro ng sindikato at mga yakuza. Sabi ni Kenzo. Yakuza? Anak naman ng pitong buhaya oh! Paano mga gamit ko? Tanong pa niya. Hayaan mo na, bumili na lang tayo. Kailangan ng mabilis. Sabi pa ni Kenzo. Tapos ay sumakay na ng sasakyan. Ako na ang magmamaneho, sumakay ka na. Mariing utos nito. Wala na nga siyang nagawa kundi ang sumakay. Anak talaga ng mga bangaw, nakakainis. Bulalas na naman niya habang si Kenzo ay abala sa pagmamaneho. Kahit na may sugat ito, kita niya na kayang-kaya pa rin itong magmaneho ng mabilis. Nakita niyang tinalian lang nito ng pinunit na tela ang sugat, ngunit kasalukuyan pa rin dumudugo ang sugat na yon. Wait! Sigaw niya. Napapreno naman ang mabilis si Kenzo. Bakit? What's the problem? Kunot noong tanong nito. Yung sugat mo eh, dumudugo. Ay nako, akala ko naman kung ano yung nakita mo. Sagot ni Kenzo. Ano kaya kung bababa ako? Bibili ako ng gamot para magamot at matahi ang sugat mo. Suhestyon pa ni Noriko. Nang bababa na siya ng kotse, hinawakan itong isang kamay niya. Bago ka bumaba, anong pangalan mo? Tanong ni Kenzo. Noriko. Noriko Martin. Maiksi niyang sagot tapos ay binuksan na ang pintuan ng kotse at saka bumaba. Nakakita siya ng butika kaya niya rin pinahinto ang binata sa pagmamaneho. Habang bumibili, natanaw niya ang binata na nakayukyok sa manibela. Ano kaya kung takasan ko na lang siya? Natanong ni Noriko. Kaya lang kasalukuyan na niyang hawak ang mga kakailanganin niya para magamot ang sugat nito. Nang mapatingin siya sa kotse, napansin niya na tila nagdurugo pa rin ang sugat ni Kenzo. Kaya ang hangarin niyang takasan ang lalaki ay hindi na niya itinuloy. Napabangon si Kenzo nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng sasakyan. Nang makasakay siya ay agad nang pinaandar ni Kenzo ang kotse at tuluyang umalis. Nagmamaneho lang ito palayo sa lungsod. Ano sa tingin mo? Saan tayo pwedeng tumuloy? Tanong niya. Ngunit nagulat na lamang siya nang humintong bigla ang sinasakyan nila. Gamutin mo na ako dito. Tapos, mag-bus na lang tayo papuntang Baguio. Sabi nito sa kanya. Bakit naman sa Baguio ang naisip mo? Malayo na ba yon? Dapat sa mas malayong probinsya tayo magtago. Suhestyon niya. May bahay bakasyonan ako doon. Hindi pa nila alam yun, kaya pwede tayo doon. Tapos aalis din tayo makalipas ang isa o dalawang linggo. Mas mainam yun kaysa nasa iisang lugar lang tayo. Paliwanag ni Kenzo. Bakit hindi tayo sa ospital? Baka mamaya may bala ng barilang loob ng sugat mo. Delikado! Pasinghal niyang sabi na hindi iniintindi ang sinasabi ng binata. Noriko, makinig ka. Sabi nito, hindi, ayoko. Tinakpan pa niya ang dalawang tenga para ipakita na ayaw niyang pakinggan ang mga sinasabi ng binata. Tsaka akala ko ba secret agent ka ng Japan? Bakit para tayong kriminal? Tago ng tago. Hindi naman mga pulis yung pinagtataguan natin. Mga sindikato. Alam mo naman diba, dala natin ang kontrabando sa tangpera. Tiyak na hahanapin tayo ng mga yon. Kahit saan man tayo magpunta. Kaya sundin mo na lang ako. Sabi pa nito. Bakit hindi ka nalang bumalik sa bansa mo? Pasinghal niyang tanong. Sanay na kasi siyang nagtatago pero hindi naman ganun kakomplikado ang buhay niya. Paano pa ako makakatulog ng maayos? Hindi mo ba alam na mahirap yung hindi makatulog? Katulad niyan, sabi pa niya. Sige, mag-check-in tayo sa motel, gusto mo? Yun lang ang madadaanan natin dito. Malaking hotel wala dito. Sabi pa ni Kenzo.
Nakabukod yung kwarto, tanong niya. Siyempre hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Sabi pa ni Kenzo. Okay, hindi naman ako green-minded. Okay lang yun sa akin. Sige na, tara. Hindi ko na kayang mag-drive. Wika pa nito, kaya bumaba na siya ng kotse. Usog, ako na ang magda-drive. Utos pa niya. Nang makausog ito ay agad siyang sumakay at binuksan ang makina. Binabagtas na nila ang kahabaan patungong highway hanggang sa makakita sila ng maliit at mumurahing motel, yung lugar kung saan dinadala ang mga cheap na babae. Ayos, dito dinadala yung mga babaeng kabaret. At pangkama lang, kumusta naman ang peg ko nito? Bulalas niya. Kesa naman mamatay tayo, ano ba sa tingin mo? O kung gusto mo paliwanagan mo sila na wala tayong choice, ano? Tanong ni Kenzo. Hindi na, nakakaasar. Sigurado ka, hindi tayo nasundan. Hindi pa naman siguro, Noriko. Pero tingin ko kailangan nang malagyan ng gamot ang sugat ko. Sabi nito. Nako, oo nga, halika na nga, para magamot na yan. Sabi pa niya. Nang makababa sila, dala nila ang mga bag nila at nag-check-in sila sa motel ng 24 hours. Nasa loob na sila ng maliit na silid. Mabuti at matinutino ang nakuha nilang kwarto. Mabuti na lang hindi niya nalimutang bumili ng personal niyang gamit doon sa malaking drugstore. May sabon, shampoo at toothbrush siyang binili. Bumili na rin siya ng ilang lata ng biscuit at maiinom. Nakita niyang nagtuloy sa banyo si Kenzo. Huli na para pigilan niya. Naisip niyang alam nito ang ginagawa kaya hinayaan na lang niya. Mabuti na lang at nursing din ang kinuha niya nung nag-aaral pa siya. Ginaya niya si Sally, pero hindi niya akalain na hindi niya matatapos ang kanya. Nang lumabas si Kenzo, nakatapis lang ito ng towel na galing sa motel. Nalaki ang mga mata niya nang mapatingin siya sa machong katawan nito. Bumaba pa ang tingin niya sa six-packs abs nito. Mabuti, may towel silang binibigay sa customer nila. Nauutal na sabi niya sabay lihis ng tingin. Palihim niyang nalunok ang laway na para bang tubig na lang. Dapat ba wala? Dapat ba hindi ko tinakpan? Nakakalokong tanong ni Kenzo. Hoy, wisit ka ha? May sugat ka na, ganyan ka pa. Hindi tayo andito para sa isang bagay na iniisip mo. Singhal niya. Oh, akala ko ba hindi ka green-minded? Nakita kaya kita na ilang beses nalunok yung laway mo. Oh, magtubig ka. Sabay abot nito sa kanya ng tubig. Mabilis niya yung kinuha at binuksan, tsaka ininom. Grabe! Ako pa ngayon yung maberde yung utak. Tara na nga, gagamutin ko na yung sugat mo, sabi niya. Maya-maya ay nagsuot ito ng pang-ibabang shorts. Mabuti na lang ay nakakuha siya ng kaunting gamit. At si Kenzo ay binili na lamang niya ng boxers na panglalaki. Ayos tong suot ko. Hindi ko alam na mabilis kang mag-isip. Naisip mo pang bilan ako ng maisusuot? Sabi nito. Kasi alam kong may kasama ako, kaya binilhan kita. Isa pa, pera mo naman yung pinambili ko, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sagot niya. Tapos sinimula nang gamutin yung sugat ng binata. Nakahiga ito sa kama habang tinatahi niya ang sugat. Mabuti huminto na agad yung pagdurugo. Mukhang hindi malalim at walang bala. Sabi niya habang tinatahi ang sugat. Magaling kang manahi. Doktor ka? Tanong nito. Gusto ko sana, pero nursing yung kinuha ko. Kaya lang hindi ko na rin natapos. Ang bala ko sana ituloy yon bilang doktor. Sabi niya pero bumuntong hininga. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa kasong to. Sabi ni Kenzo. Ikaw ha? Tapos ay dinutdot niya ang sugat nito kaya napaaray si Kenzo. Ouch! Ang sakit ah! Sigaw nito. Ikaw kasi nang aasar ka. Ikaw ang may kasalanan. Nakita kitang kumikindat sa akin. Sabi niya. Oh, ano naman ang problema dun? Tanong ni Kenzo. Nang dahil sa'yo na-interrupt ako kaya hindi ako nakasagot. At nakalimutan ko na kung paano isasali ng sinasabi nila. Marunong ka pala, bakit kailangan niyo pa ng translator? Inis niyang tanong. Kasi nga, hindi nila pwedeng malaman na isa akong secret agent galing sa kapulisan ng Japan. Ang alam nila, isa ako sa kanila. May isang mayamang mafia dito sa bansa ang iniimbestigahan namin. Sagot nito. Eh, saan ka naman natutong mag-Tagalog? Tanong naman niya. Bilang isang secret agent, kasama na sa training namin ang mag-aral ng iba't ibang language. Kaya nauunawaan kita. Tila nauutal na sagot ni Kenzo. Mabuti na lang hindi nahalata ni Noriko. Yun naman pala,
Eh di bumalik ka na sa Japan para mabigay mo na yan doon sa pulisya ng Japan. Palatak niya sabay turo sa bag na naglalaman ng droga. Hindi pa pwede hanggat hindi ko sila nahuhuli. Sagot ni Kenzo. Ganun ba? O Eddie, matagal-tagal pa pala tong pagtatago natin. Siyempre, kailangan mo munang gumaling bago mo sila hanapin muli. Oo nga, ganun na nga. Kaya bilisan mo na para makapagsimula na tayo. Sayang ang pag-check-in natin dito. Sabi nito. Ngunit nainis na naman siya kaya dinutdot na naman niya ang sugat nito. Aray! Anong klaseng nurse ka? Di ka marunong mag-alaga ng pasyente. Bulalas ni Kenzo habang impit na napapasigaw at tinitiis ang sakit dulot ng ginagawa niya. Di ka naman mabiro eh. Bakit? Virgin ka pa ba? Natatawang tanong ni Kenzo habang hinihipa ng sariling sugat. Bakit? Hindi ka pa ba nakakilala ng babaeng virgin? Lahat ba ng mga babae sa Japan liberated? Lahat sila as in pumapayag na ikama sila ng lalaking hindi pa naman nila kilala? Inis niyang tanong. Hindi na lang kumibo si Kenzo. Maya-maya, nakita niyang unti-unti na nitong ipinipikit ang mga mata. Lumipas nga ang ilang araw na magkasama sila. Umalis sila sa motel at nagtungo nga sa Baguio, sakay lang ng bus. Ipinagbili nila sa isang maliit na talyer ang kotse nila at saka sila nag-bus patungo sa sinabing bahay bakasuna ng binata. Nakapagtataka naman na nagkaroon ka ng properties dito sa bansa namin. Nanghihinala niyang tinapunan ng tingin ang binata. May isang linggo na silang naroon. Malaki ang bahay pero nasa bandang liblib na lugar. Kaya natitiyak niyang hindi sila agad matutunto ng humahabol sa kanila. Napakamot ito sa likuran ng tenga. Huwag ka nang magtanong, magluto ka na muna. Sabi na lang nito at umiwas sa kanya ng tingin. Tsaka, kailan mo ba tatanggalin yung disguise mo? Kahit ba sa akin, nakadisguise ka pa rin? Tanong pa ni Kenzo. Malay ko ba kung hindi ka naman Japanese secret agent? Baka mamaya kalaban pa kita. Mabuti na yung hindi mo alam yung tunay kong itsura. Okay na sa akin kahit pangit ang itsura ko sa'yo. Sabi niya. Noriko, tanggalin mo na yung nunal. Ang pangit tignan. Yan lang yung nilagay mo. Sa tingin mo ba hindi ka nila makikilala? Utos niya. Kung ayaw mong tanggalin yan, papasukin kita sa banyo kapag naliligo ka. Hindi lang yan ang matatanggal sa'yo, gusto mo ba? Banta ni Kenzo. Subukan mo lang. Makikita mo kung paano kita bugbugin. Hindi mo ba alam na may nalalaman ako kahit napapano sa martial arts? Makakatikim ka ng bugbog kapag nagkataon. Pananakot niya. Ah, ganun. Gusto mong magkasubukan. Sabay hila nito sa isang kamay niya at kinabig nito ang bewang niya. Una nitong ginawa matapos siyang titigan ay halikan siya. Hindi niya alam kung bakit sa halik na yon. Para bang wala siyang magawa kundi ang gumanti. Yung klase ng halik nito, para bang walang karapatang tumanggi ang sino mang babae. Wala siyang nagawa kundi ang mapapikit at gantihan ang bawat mapangahas na mga galaw ng labi nito sa kanyang mga labi. Halos mapugtong hininga niya, kaya hindi niya napigilang humawak sa matitigas na muscles ng mga braso nito. Dahilan para isipin ni Kenzo na gusto niya ang ginagawa nito. Pansamantalang inihiga siya ng binata sa sopa na naroon. At nang tumigil ito, nakatitig lang ito sa mga mata niya. Hanggang sa muli nitong sinimsim ang malalambot na labi niya. Na tila ba nang gigigil? Napaungol naman siya nang hindi niya sinasadya. Sandaling tumigil si Kenzo at makahulugan siyang tinignan. Marahang kumilo sa mga kamay nito at isa-isang tinanggal ang butones ng suot niyang blouse. Hindi niya maunawaan ang sarili. Pero nasa sensasyon na siya na hindi na niya magagawang pigilan ang gusto nitong gawin sa kanya. Sa mga halik at haplos nito para bang may magnet na nagtutulak sa kanya upang hindi bumitaw sa sensasyong ginagawa ng binata. Malito, tama na. Pigil niya. Bahagya siyang natauhan nang makita niyang isa-isa na ring tinatanggal ni Kenzo ang mga kasuotan ng mga sandaling yun. Pero kahit na tinangka niyang pigilan to, hindi siya nagtagumpay. Hindi niya maunawaan pero nagawang angkin ni Kenzo hindi lang ang kanyang pagkababae, kundi ang buong sistema ng kanyang pagkatao. Matapos nitong gawin yun sa kanya, para na siyang lantang gulay na hindi makakilos. At ang tangi na lang niyang nararamdaman sa mga oras na yon ay ang ligaya at sarap dulot ng ginawa ni Kenzo. Nawala siya sa kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanilang pagniniig. Hindi pa rin siya makapaniwala na naipagkaloob niya ng ganong kabilis sa lalaking iisang linggo pa lang niyang nakilala at nakakasama. Ang masama pa, hindi niya alam ang tunay nitong pagkatao.
kung totoo bang isa itong alagad ng batas sa Japan. Kinabukasan, hindi siya nakabangon sa kama. Tulog lang siya ng tulog dahil inapoy siya ng lagnat. Nagulat na nga lang siya nang makita ang lalaki na panay ang puna sa katawan niya ng binasang towel. Kumusta ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Medyo. Sige, ako nang bahala. Grabe kasi. O hindi ba? Ngayon napatunayan mo na na yun ang unang beses na ginawa ko yun. Kaya eto yung napala ko, nilalagnat. Sabi niya sa mahinang sagot. Ah, sabi ni Kenzo habang hawak nito ang kutsarang may lamang lugaw. Gusto niyang matawa kasi nakahanda itong subuan pa siya. Ako na lang. Kaya ko naman eh. Sabi pa niya. Hindi na. Ngumanga ka na lang. Ako na nga eh. Aalagaan kita. Total ako naman ang dahilan ng pagkakasakit mo. Tapos ay sinapo ng isang palad nito ang ilalim ng baba niya para hindi matapon yung lugaw. Nang maisubo yun, napangiwi siya kasi bahagya siyang napaso. Oh, mainit ba? Tanong ni Kenzo. Hindi naman gaano. Nahihiya pa niyang sagot. Noriko, pwede bang malaman kung bakit ka tumaka sa ama mo? Wala sa loob na tanong ni Kenzo habang sinusubuan pa siya ng lugaw. Siya naman ay nakaupo sa kama habang nakabalot ng kumot ang katawan niya. Ibinibenta ako. Actually, hindi lang naman ako. Sa aming tatlong magkakapatid, ganun ang ginagawa niya. Nagkataong nakatakas ang ate sayo ko. Kaya yung atensyon niya sa akin napunta. Noong nakaraang 6 na buwan, dapat makikipagkita kami doon sa mafia boss na pinagkakautangan niya. At ako yung pambabayad niya sa utang. Nakakahiya siya. Hindi ko akalaing may isang ama na ganun ang gagawin. Kaya lang mauta kasi ako. Tumakas ako. Sabi niya. Bakit ka pa tumakas? Pinahirapan mo lang ang sarili mo sa kakatago. Tanong nito. Tanong ba yan na dapat kong sagutin? Napapataas ang isang kilay niya. Wala lang. Naisip ko lang. Kasi dapat sumunod ka na lang. Hindi ka sana mahihirapan sa pagtatago. At hindi na sana kita makikilala. Hindi ko na sana maibibigay sa'yo yung sarili ko. At hindi ako magkakasakit. At hindi mo sana ako sinusubuan ng lugaw ngayon, diba? Natatawa niyang sagot. Ngunit nakapagtatakang kumibit balikat lang si Kenzo. Hindi natin alam. Malay mo. Baka magkakilala pa rin tayo sa ibang paraan. Sagot lang nito at tumayo na para iligpit ang pinagkainan niya. Hindi na niya pinansin ang makahulugang sinasabi nito. Nahiga siya dahil yon ang hinihingi ng katawan niya. Hanggang sa nakatulog na nga siya. Kinabukasan ang magising siya, nakaamoy siya ng mabangong nilulutong ulam. Nung mabangon siya, nasa side table na ang pagkaing yun. Tinangka niyang bumangon upang hanapin si Kenzo. Nagtataka siya kasi hindi niya ito makita sa paligid. Nang tignan niya sa labas, nakita niya na may kausap ito sa cellphone. Parang seryosong pinag-uusapan ito at nang kausap sa phone. Ilang minuto pa nang makabalik ito sa silid na tinutulugan niya. Pagpasok pa lang nito ay hindi siya kumibo. Kumusta ang lasa? Masarap ba? Tanong ni Kenzo. Napatingin siya sa binata. Tinapunan niya ito ng mga tingin na nanunuri. Sino yung kausap mo sa cellphone? Akala ko ba bawal gumamit ng anumang telepono? Bakit meron ka? Tanong niya habang isinusubo ang kutsara na may lamang sabaw ng baka. Oh, nakita mo pala ako. Tumawag na si Chief. Kailangan ko na raw mahuli yung sindikatong yun. At maibigay yung mga kontrabandos. Sagot nito na napapakamot batok. Samantalang hindi inaalis ang tingin niya sa binata, patuloy niyang sinisipat kung nagsasabi ba ito ng totoo. Okay, maniniwala ako sa'yo. Kasi wala na akong choice. Sukat ba namang bumigay ako sa romansa mo, diba? Tapos napabalikwas na naman siya ng higa. Naiinis siya sa kanyang sarili. Alam niyang dahil sa karupukan niya, siya ang magiging talo sa huli. Tumayo ka na at mag-shower tayo. Tapos, mamasyal tayo sa labas. Sulitin natin ang panahon. Maganda ang panahon at malamig sa lugar na to. Kaya tiyak na gaganda ang pakiramdam mo. Sabi ni Kenzo. Nang makita nitong hindi siya kumikilos, binuhat siya nito at sapilitang dinala sa banyo. Ano ba?
Ibaba mo nga ako, Kenzo. Nakakainis ka, ha? Lahat na lang dinadaan mo sa ganito, ha? Ganyan ka ba sa lahat ng mga babae? Kainis ka? Sabi niya habang pinupukpok ang likod ng binata. Hindi, ha? Ikaw lang. Sa'yo lang ako naging ganito ka-agresibo. Hindi mo ba alam? Sa'yo ko lang ginawa yon. Kaya umayos ka. Sabi pa nito habang nakangisi. Tapos ay nilapag siya nito sa bathtub at saka mabilis na binuksan ang gripo para bumukas ang shower. Sa isang iglap lang ay halos malunod na siya sa tubig na nagmumula sa shower. Nagulat naman siya nang biglang magtanggal din ito ng damit. Ilang sandali pa, nararamdaman na naman niya ang bawat haplos nito. Inabot sila ng 2 oras sa loob ng banyo. Bukod sa paliligo, napakarami nilang ginawa. Pakiramdam tuloy niya ay lalagnatin na naman siya. Oh, tama na sa lagnat, ha. Alam ko hindi na yun first time. Nakangising sabi ni Kenzo habang karga pa rin siya nito palabas ng banyo. Inilapag siya nito sa kama habang balot siya ng bathrobe. Tatayo sana siya para kumuha ng maisusuot na damit. Pero nagtaka siya na meron ng damit sa upuan. Nakita niya ang kulay rosas na bestida kasama ang panloob na kasuotan. Grabe, natatawa talaga ako. Pati ang mga to inihanda mo? Wala namang ibang gagawa, diba? Tanong niya habang naiiling at dinampot ang mga kasuotan. Tara na, magbihis ka na. Tanong ni Kenzo. Siya nga pala, paano kung makuha tayo ng bad guys, yung mga sindikato? Paano kung mahuli na nila tayo dahil lumabas tayo? More than 2 weeks na tayo dito, diba? Wala sa loob na tanong niya habang nagdadamit. Hindi yan. Sisiguraduhin ko na hindi nila tayo mahuhuli. At saka ang gusto ko na ibalik ka na sana sa papa mo. Kasi mukhang mas mabuting nandong ka. Ligtas ka. Sabi pa ni Kenzo. Napasimangot naman siya. Bakit mo ako ibabalik? Sino ka naman para magdesisyon para sa akin? Kapag bumalik ako kay papa, tiyak na ipapakasal niya ako sa gurang na mafia boss. Sabi pa niya. Paano mo ba nasabing mafia boss ang papakasalan mo? Napahawak sa bewang si Kenzo nang magtanong. Ano kasi? Ang alam ko, may malaking utang si papa sa may-ari ng malaking baso gala na sinusugalan niya. Nang dahil doon, sa bago niyang asawa, yung si Ate Sally ko, ganun din ang ginawa niya. Mabuti na lang, minahal siya. At minahal niya na rin yung napangasawa niya. Pero hindi naman, porke magkapatid kami, iisa na yung kapalaran namin. Paano kung ubod ng taba, pangit, at masama ang ugali yung mafia boss na yun? Palatak niya. Alam mo, Noriko, hindi naman porket nagmamay-ari ng pasugalan ay mafia boss na, o masama na. Malay mo naman, may-ari pala siya ng isang malaking foundation na nagsusupervise sa isang malaking ospital sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naiiling at natatawang sabi ni Kenzo. Diba kapag sinabing Yakuza masamang tao? Sila yung mga bad guys sa Japan? Tama ako, diba? Napapakurap-kurap na tanong ni Noriko kay Kenzo. Hindi, mali ka. Hindi naman porket Yakuza masama na. Ano ka ba? Lumang paniniwala na yan. Depende pa rin sa tao ang magiging ugali ng tao. Tara na. Ayan ito sa kanya nang makitang tapos na siyang magbihis. Bago sila lumabas ay inilagay niya yung nunal na ginagamit niya bilang pang-disguise. Ano ba? Alisin mo na yan! Utos ni Kenzo. Ayoko nga! Hindi pwede! Sabi pa niya. Mas lalo ka lang mapapansin ng mga tao. Alisin mo na! Utos nitong muli. Ngunit hindi siya sumunod kaya biglang tinanggal nito ang nunal sa pagkadikit at itinapon. Nakakainis ka! Sinabi ng kailangan ko yun eh! Hindi mo kasi kilala yung papa ko. Alam kong masusundan ako noon kahit nasan pa ako magpunta. Ngunit inakbayan lang siya ng binata habang naglalakad sila. Hayaan mo na yun. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kaganda ang fiancé ko. Tara na. Nakangiting sabi ni Kenzo. Nanlaki naman ang mga mata niya sa narinig. Fiancé ba ka mo? Nauutal niyang tanong. Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Alam mo, may nangyari na sa atin. Ano bang gusto mo? Hindi kita panagutan. Tanong nito. Huwag kang ang maingay. Singhal niya habang nahahawakan ng 2 palad ang kanyang mga pisngi. Tinamaan yata siya ng hiya dahil alam niyang namumula ang mga yun.
Huwag ka nang mahiya. Napapangising sabi ni Kenzo. Inakbayan siya nito habang naglalakad sila palabas ng lugar na tinitirhan nila. Hanggang sa makarating sila sa mga kilalang pasyalan sa Baguio. Na-enjoy naman niya ang pamamasyal kasama si Kenzo. Masaya pa silang kumakain sa mga nakikita nilang nagtitinda ng pagkain sa lugar na yon. Natutuwa siya na kahit na purong hapon ng binata, wala itong pili at tila sanay na sanay sa kanilang ginagawa. Ilang years ka na bang secret agent? Tanong pa niya. Mga 10 years, sagot nito. Ilang taong ka na ba ngayon? Napakunot noong tanong nito. Ako? 34 na ako. Sagot na naman ni Kenzo. Ah, okay. Ibig sabihin pala, 24 ka pa lang, naging secret agent ka na. Nakakatuwa naman. Ako kaya? Ano kaya ako after 10 years, no? 24 pa lang kasi ako ngayon eh, nasabi ni Noriko. Ikaw? Asawa na kita at may mga anak na tayo. In short, ina ka na ng mga anak ko at dun sa Japan na tayo nakatira. May farm ako dun kaya mas okay kung dun tayo titira. Sabi pa ni Kenzo. Masaya naman siya habang pinapakinggan ang mga sinasabi nito. Natutuwa siyang marinig ang mga pangarap ng binata para sa kanila na nagugustuhan din naman niya. Nang bigla na lang silang gulati ng mga kalalakihang nakaitim. Kenzo, ikaw ba yan? Nakangisi pa ang lalaki habang hawak ang isang .45 caliber na baril. Sino kayo? Sabi niya sabay tayo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kenzo dahil hindi man lang siya natakot sa baril na hawak ng isa sa mga lalaki. Tapos ay sinipan niya ito sa maselang parte. Sabay hila sa kamay ni Kenzo para makatakbo na sila. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makalayo sila sa mga lalaking armado. Pero ang ipinagtaka niya, hindi naman sila hinabol at binaril na mga ito. Ayos ka lang? Tanong niya kay Kenzo. Oo. Sagot nito habang hinihingal pa. Bakit naman ginawa mo yun? Alam mo delikado yun. Paggalit na sabi ni Kenzo. Bakit parang ako pa yung may kasalanan? Kasi nga delikado yun. Huwag mo nang uulitin yun ha. Pasinghal na sabi ni Kenzo sa bayakap nito sa kanya. Mas delikado na alam na nila kung nasan tayo. Dapat na tayong umalis sa lugar nito. Sabi ni Kenzo. Ano bang dapat nating gawin? Dapat ba umuwi ka na sa Japan tapos isuko sa kanila yung mga drugs na yon? Tanong niya. Tara na, bago pa tayo mahabol uli ng mga yon. Ngunit pagliko nila, nakita na naman nila ang mga lalaking nakaitim. Teka lang, sabi pa ni Kenzo. Umalis ka dyan, Mr. Kenzo. Hindi ikaw ang kailangan namin, kundi ang babaeng yan. Matagal na pala siyang pinapahanap ng kaibigan ng papa mo. Hindi mo ba alam? Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Nagtataka siyang napatingin kay Kenzo. Ngunit bigla na lang nasipa ni Kenzo ang lalaki. Napaluhod ito. Nagtataka siya kasi hindi lumalaban ang mga kalalakihan sa binata. Siya naman, nanlalaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa mga narinig. Alam niyang may hindi magandang nangyayari sa paligid niya. Tara na, sabi ni Kenzo tapos ay kinuha ang kamay niya. Pero maagap niyang nabawi yun. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari, sabi niya. Nabasag ang boses niya at tumingin nang may pagkadismaya sa binata. Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo. Pero sa ngayon, umalis na muna tayo. Nagmamadaling kinuha ni Kenzo ang kamay niya para makatakbo na sila. Kaya lang pagliko nila sa isang eskinita, naroon na naman ang ibang grupo. Mga tauhan ni Papa! Bulalas niya. Nakita niya ang tauhan ng ama na si Lando at napang-abot sila ni Kenzo. Kaya lang may isa pang lalaki ang nasa likod ni Kenzo. Hinampas ito ng baril sa batok. Halos mahilo si Kenzo pero nakatayo pa rin ito. Nang makita yon, nang isa pa ay sinipa nitong muli si Kenzo at binalak na barilin. Tama na yan! Sigaw niya sa takot na mabaril si Kenzo. Sasama na ako! Huwag niyo siyang saktan! Tama na! Sigaw niya. Kasi hindi tumitigil ang mga tauhan ng papa niya sa pambubugbog sa binata hanggang sa dumating din ang ibang mga kalalakihan. Halika na! Sabi ni Lando tapos ay sapilitang hinila papasok siya sa sasakyan. Kung ayaw mong mapatay namin siya. Tapos ay halos itulak siya ng mga lalaking yon. Kenzo! Kenzo! Sigaw niya. Nakita niyang duguan si Kenzo at nawala ng malay. Ang tagal ka naming hinanap. Sabi ng boses ng isang babae na nasa loob ng van. Si Mariel, ang bagong kinakasama ng papa niya.
Walang hiya kayo! Pakawalan niyo ako! Demonyo! Sigaw niya. Hindi ako ang demonyo. Ikaw! Kasi kamuntikan mo nang ipahamak ang papa mo. Hindi mo ba alam na halos ipagulpi ng matandang mafia boss ang papa mo dahil sa ginawa mong pagtakas, tonta? Sabi pa ng babae. Tama lang yun sa inyo! Wala kayong pinagkaiba sa mga demonyo! Sukat sa pagsusugal niyo! At pangungutang! Tapos, kabayaran ay kami? Huwag kang mag-alala. Katulad mo, malapit na rin naming makita si Sayo. Kapag nakita na namin siya, tiyak na katulad mo rin ang magiging kapalaran niya. Sabi pa ng babae. Tapos ay humalakhak at nakita niya kung paanong humalik ang babaeng yon sa tauhan ng papa niya na si Lando. Ang bababoy niyo! Sabi pa niya. Tama ang hinala niya na pera at kayamanan lang ang gusto nito sa papa niya. Balang araw, lalabas ang tunay na kulay mo at matutuklasan din ang papa ko yan. Sabi niya. Tingnan natin. Hanggang naibibigay ko ang ligayang gusto ng papa mo, malaya ako. Kaya kung ako sa inyo, sikapin na ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo. Sabi pa ng babae. Nang makarating sila sa bahay nila, agad na sumalubong sa kanila ang kanyang ama. Noriko! Bulalas nito sabay takbo at niyakap siya. Ngunit malakas niyang itinulak ang ama. Noriko, mabuti na lang at nabawi ka na namin. Ang akala ni Mr. Yamamoto, maiisa nila ako. Napapangising sabi ng kanyang ama, isang bagay na hindi niya maunawaan. Anong ibig mong sabihin, Papa? Tanong niya. Masama ka? Anong klaseng ama ka at nagagawa mo sa amin ng ipagbili kami? Sana hindi na lang ikaw yung naging ama ko. Sigaw niya. Masama ang mga titig na ipinuko niya sa ama. Darling, nakuha namin siyang kasama ang isang lalaki. At mukhang kalahi ng ina niya ang lalaking yun. Paano na lang kung gumaya siya sa ate Sally niya na ibinigay na ang pagkababae niya sa lalaking yun? Napapailing pa na sabi ni Mariela. Ano naman ngayon? At least binigay ko yun sa lalaking gusto ko. Hindi katulad mo, kung kani-kanino. Sabi niya. Sasampalin sana siya nito. Ngunit agad niyang nasalo ang kamay nito at siya naman yung nagbigay ng malakas na sampal. Darling! Nakita mong ginawa niya sa akin? Nanlalaki ang mga mata nito na lumapit sa kanyang ama. Pasalamat ka at sampal lang ang inabot mo sa akin. Kung lalaki ka lang, nasapak na kita. Sabi pa niya. Noriko, tama na. Alam ko ang lahat ng kalokohan ng babaeng to. Kaya nga, hindi ko siya pinapakasalan. Kasi alam ko na may relasyon sila sa isa sa mga tauhan ko. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Hanggat nasisiyahan pa ako sa paglalaro namin, pababayaan ko siyang mabuhay. Nakangising sabi ng kanyang ama. Papa, nakakaawa ka. Nakakadiri ang babaeng yan. Sabi pa niya. Ngunit kumumpas lang ang mga kamay ng kanyang ama. Dahil doon, nilapitan na siya ng mga tauhan nito at sapilitang ikinulong sa sarili niyang silid. Bantayan niyong maigi ang kwarto niya, loob at labas, maging sa mga veranda at bintana. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Mahigpit na bili ng ama niya. Dahil doon, at sa galit na nararamdaman niya, masumagi sa isipan niya. Tutal, wala naman akong pinangangalaga ang pagkabirin. Lalabanan ko kayo. Sabi niya sa isipan. Halos isang buwan na ang lumipas ngunit nakakulong pa rin siya. Daig pa niya ang isang preso sa sarili nilang mansyon. Ilang ulit siyang nagtangkang tumakas pero bigusa. Isang paraan na lang ang naisip niya. At matagal niya yung pinag-isipang sabihin sa kanyang ama na handa na siyang magpakasal at kakalimutan na niya si Kenzo. At kung ano man ang mga lihim sa pagkatao ng lalaking pinagsukuan niya ng kanyang sarili. Hindi ko siya mahal. Nadala lang ako. Naging marupok. Paulit-ulit niyang isinisiksik sa utak niya kahit na ibang sinasabi ng puso niya. Sa puso niya, mahal niya ito at wala na siyang ibang lalaking mamahalin. Alam niyang walang utak ang puso at ang utak niya ang sasabi na hindi niya ito mahal. Kasi hindi na niya matitiis na lumagi sa napakalaking kulungan. Papa, kailan ba ang kasal? Handa na ako. Ipakasal mo na ako. Wika niya. Grabe, kakaiba talaga ang mga anak mo. Papayag rin pala, tumakas-takas pa.
pinahirapan lang tayo. Kung hindi siya tumakas, sana maayos na uli ang lagay ng negosyo. At masaya na tayo muli na naglalaro sa pasugalan. Buisit na babae. Bulalas ni Mariel habang nilalandi si Don Renato. Hayaan mo na. Nakausap ko na si Mr. Yamamoto. Inaayos ko na ang kasal nila. Pupunta na lang siya sa araw ng kasal. Tiyak na magugulat siya. Sabi pa ni Don Renato. Ang ibig mong sabihin? Ang lalaking kasama niya, yun ang... Natitigilang sabi ni Mariel kasi biglang lumabas sa harapan nila si Noriko. Ano na, Papa? Sige na, ipakasal mo na ako. Mas nanaisin ko yun kesa manatili sa masangsang na bahay na to. Sabi niya, para sa kanya, ang pagpapakasal ay may dalawang kahulugan. Kalayaan at kamatayan. Maghintay ka lang. Bukas na bukas, darating na ang mag-aayos sa'yo. Pupunta tayo doon nang nakapangkasal ka na. Siguraduhin mong hindi ka tatakas. Sabi pa ng ama. Hindi na ako tatakas. Wala na rin namang kwenta yung buhay ko. Mas mainam pa na magpakain sa buhaya. Sabi niya. Kinabukasan, sinadya niyang hindi matulog at kumain. Kung sa bagay, halos 3 araw na siyang hindi kumakain. Pero walang halaga sa kanyang ama. Talagang hinihintay niya ang pagbubukang liwayway para makita ang mga taong mag-aayos sa kanya. Dala na mga ito ang damit pangkasal na isusuot niya. Isinuot niya yon pero hindi siya nagpa-makeup. Hinayaan niyang maputla siya na parang bangkay. Ma'am, aayusan po namin kayo para lalo po kayong gumanda. Sabi ng babaeng makeup artist. Hindi na, okay na to. Tama na tong suot ko. Total hindi naman kasal ng kaligayahan to. Kundi, kasal ng kamatayan. Para na rin akong ililibing. Gusto ko ito ang suot ko sa libing ko. Sabi pa niya. Tangkang ilalagay na mga ito ang belo para matakpan ang mukha niya. Pero umiwas siya. Wag na, di na yan kailangan. Mas mabuti na makita nilang lahat na ito ang mukha ko. Sabi niya. Pero ang lakas makapangit ng maiitim na eye bag niya. At yung labi niya sobrang putla. Para talaga siyang bangkay. Bulalas na bulong ng isa sa mga tagaayos. Hindi na niya yon pinansin. Yun ang paraan ng pagpoprotesta niya. Tapos noon ay pinasakay na siya sa bridal car. Hawak niya ang punpon ng bulaklak na kulay puti. Pero hindi alam ng marami na may dala siyang spray paint na pininturahan ng mga bulaklak ng kulay itim. Nagulat ang lahat ng mga tao na makita siyang bumaba sa tapat ng simbahan habang hawak ang kulay itim na bulaklak. Hala, bakit naman itim na bulaklak ang hawak ni Noriko? Pulalas ni Mariela. Ang lakas talaga ng topak ng anak mo. Hindi ko na to kinakaya. Dugtong pa nito. Lumapit agad si Don Renato papalapit sa kanya. Huwag mo na akong ihatid sa altar, Papa. Banta niyang sabi sa ama nang makalapit ito sa kanya. Noriko! Mariing bulong nito. Huwag mo akong subukan, Papa. Hindi ako kasing bait ni Ate Sally at sayo. Mariing sagot nito. Mahina ngunit sapat upang marinig ng matanda. Napakatonta mo. Nasa'yo na ang lahat ng pagkakataon para magpaganda. Pero yan ang ginawa mo sa mukha mo. Daig mo pang isang bangkay na bumangon sa hukay. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at namumutla ang mga labi. Ano ka? Patanong na bulalas ng ama. Nagsimula na siyang marahang lumakad papasok sa loob ng simbahan. Kita niya na may mga nakatayong tao sa dulo ng altar. Kitang-kita niya ang isang mataba at matandang lalaki na nakasuot ng suit na itim at may hawak pang tungkod. Habang ang kanyang ama ay nagmamadaling nagtungo sa unahang upuan malapit kay Mariel. Ngunit nang papalapit na siya sa altar, umalis ang matandang lalaki at nagtungo sa upuan nito. Nanlalaki ang mga mata niya, lalo na nang humarap ang isa pang lalaki na naka navy blue na suit. Gwapong-gwapo ito sa kasuotan. Tapos, nang makita nito ang itsura niya, maputla at kulang na lang ay magmukhang bangkay, tumawa ito ng malakas tsaka pumalakpak. Ikaw nga si Noriko, ang maganda kong fiancé. Tapos ay nagpalakpakan din ang mga tao. Wala siyang nagawa kundi ang mapaiyak at sugurin ng binata. Walang iyak ka! Manluloko! Manluloko ka! Sabi niya sa binata habang hinahampas ang kulay itim na bulaklak sa dibdib nito. Ngunit sa halip na magalit ay niyakap sa nito habang natatawa pa rin. Hindi ka talaga nagbabago. Ikaw pa rin si Noriko, ang babaeng nakilala ko. Ang cute at kakaibang babae. Kahit na anong itsura mo ngayon,
Hindi maitatago ang ganda mo sa paningin ko. Sabi nito sabay yakap sa kanya. Tapos ay hinalikan siya sa kanyang mga labi nang walang pasabi. Ngunit tinulak siya nito. Walang iya ka! Sira ulo! Manunloko! Sabi niya pa rin habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ikaw naman marupok. Kaya tumahimik ka na at magpakasal sa akin. Natatawa pa itong muli siyang niyakap. Bakit ka natatawa? Nakakainis ka? Tanong niya habang siya naman ay umiiyak. Sorry na sa pagsisinungaling ko. Sorry na kasi niloko kita. At nagpanggap akong isang agent. Kasi alam ko kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, tatakasan mo ko. Isa pa, gusto ko ring makilala kita. Pagtatapat ni Kenzo. Ang ibig mo bang sabihin, anak, nakasama mo na siya ng matagal na panahon? Takang tanong ni Mr. Yamamoto sa salitang hapon. Oo, Papa. Naunahan lang ako ng mga tauhan ni Mr. Martin at sapilit ang kinuha sa akin si Noriko. But 2 weeks is enough for me, Papa, para makilala ang babaeng inareto ng kanyang ama para maging asawa ko. Huwag yun ang sasabihing ibinayad siya. Ang pangit pakinggan. Kahit na alam naman nating may involve ng pera. Sagot ni Kenzo. Tapos humarap ito sa kanyang papa. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko at mamahalin si Noriko. Pero sana huwag yun na uling gagawin to. Pakiusap ni Kenzo sa papa niya. Yumuko si Kenzo tanda ng paggalang. Itinuloy nila ang kanilang kasal. At kung kanina, akala niya yun na ang kamatayan niya. Kahit na naiinis pa rin siya sa asawa dahil sa ginawa nitong pagpapanggap, masaya pa rin siya. Naminahal siya ni Kenzo kahit na sa maiksing panahon ang kanilang pagsasama. You may now kiss the bride, sabi pa ng pare. Tapos, hinarap siya ni Kenzo at hinalikan. Ngunit hindi na siya nakatugon pa sa halik na yun dahil yun din yung oras na nawalan siya bigla ng malay. Noriko! Bulalas ni Kenzo nang sapuhin siya. Agad naman siyang nabuhat ni Kenzo. Ang sasakyan! Pakihanda! Sigaw ni Kenzo habang buhat siya. Noriko! Napakagaan mo! Naku sir, ilang araw na siyang hindi kumakain. Nasabi ng isa sa mga alalay niya noong nasa mansyon pa siya. Dahil doon, labis na nag-alala si Kenzo sa kanya. Nang maisakay sa kotse, agad siya nitong dinala sa ospital. Ilang oras na siyang nakaupo sa upuang naroon nang lapitan siya ng ama ni Noriko. Mr. Kenzo, maraming salamat dahil minahal mo ang anak ko. Ang gusto ko ilayo mo na si Noriko sa bansang to. Doon sa Japan alam kong magiging masaya siya sa lugar na yon. Sa lugar na malayo sa akin. Bili ni Mr. Renato. Napatayo si Kenzo. Salamat at makakaasa ka na mamahalin ko at aalagaan si Noriko. Sagot ni Kenzo. Bahagya namang lumingon ng matanda at saka tuluyang umalis. Sa namang paglabas ng manggagamot. Mr. Kenzo! Tawag ng doktor. Napatayo si Kenzo at lumapit sa doktor. Doc, kumusta po yung asawa ko? Okay na siya. Mabuti at nadala niyo siya agad sa ospital. Dehydrated na siya. Simula ngayon, huwag mo nang hahayaan na mangyari yun. Kapag maulit pa, baka malagay na sa panganibang baby niyo. Sagot ng doktor. Ho? Buntis siya? Gulat na tanong ni Kenzo. Oo, Mr. Kenzo. Kaya hanggang bukas pa kayo dito. Kailangan ko rin intayin yung lab result niya. Bago ako magreseta. Sa ngayon okay na siya. Sabi pa nito. Maraming salamat, Doc. Sagot ni Kenzo. Okay, puntahan mo na siya. Mas mainam na nandoon ka kapag nagising na siya. Sabi ng doktor tapos ay umalis na. May 3 oras nang nakatunghay lang si Kenzo sa kanya habang natutulog siya. Maya-maya pa ay gumalaw na ng bahagya ang mga daliri niya. Kaya agad na napansin ni Kenzo. Noriko, ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito nang makita siyang nakamulat na. Marahan niyang iginalaw ang kanyang ulo at pinagmasdan ng asawa. Kenzo, nahihilo pa ako. Ano raw yung sakit ko? Tanong niya. Nang pagmasdan siya ni Kenzo, nakita niya na mas namutla pa ang labi niya. Noriko, huwag mo nang uulitin yun. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Huwag mong pahihirapan ang sarili mo kahit na kailan. Tsaka, bakit hindi ka kumakain? Sunod-sunod na tanong ni Kenzo dahil sa pag-aalala. Sorry, ilang linggo kong pinilit ang sarili ko na hindi ka isipin. Akala ko kasi ikakasal ako sa ibang lalaki kahit na
Anong isip ko? Hindi ko maitangging mahal kita. Ayaw tanggapin ang sikmura ko ang pagkain at ang puso ko. Gusto nang tumigil sa pagtibok. Naluluhang sabi ni Noriko. Napatayo si Kenzo at napayakap siya ng mahigpit. I'm so sorry. Ako ang may kasalanan. Naghintay ako na tumawag ang papa mo. Kung alam mo lang kung gaano ko kasabik na sabihin sa'yo na ako naman talaga yung papakasalan mo. At hindi kami masama. Hindi mafia boss ang papa ko. Isa lang kaming businessman na nag-i-invest sa negosyo ng papa mo. Kaya lang nalugi ang inilagak na pera ng papa ko sa ama mo. Kaya yun yung offer niya na ipapakasal ka raw. Nakita kitang tumakas paalis sa mansyon namin nung araw na tumakas ka. Sinundan kita at sinubaybayan ang bawat araw mo. Kaya nakaisip ako na isang palabas. Yun yung pagpanggapin kang translator. At ako naman ang magpapanggap na secret agent para makuha ko yung loob mo. Sorry. Tapos ay mahigpit pa rin siyang niyakap. Ang ibig mong sabihin hindi ka tunay na secret agent? Hindi ka pulis galing sa Japan? E yung mga kontrabandos, ano yun? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang droga na nakita niya. Bahagyang natawa si Kenzo sa kalokohan nito. Wala yun. Mga dinurog na tawas lang yun. Props lang yun. Sagot nito habang natatawa. Sinamaan niya ito ng tingin pero maya-maya ay napayakap na lang din siya. Okay na rin yun. Ayoko sa isang pulis kasi matutulis. At nakalagay sa delikado ang buhay. Tapos nasugatan ka pa. Pati ba yun kasali sa pagpapanggap mo? Tanong niya. Oo, para makatotohanan. Kasi gusto ko talagang maniwala ka. Pero kung alam ko lang na marupo ka, di sana niligawan na lang pala kita. Patawang wika ni Kenzo, tanda ng pang-aasar nito sa kanya. Kainis ka, sabi niya. Aray Noriko, huwag ka naman masyadong malikot. Hindi mo ba alam na makakasama sa baby natin yan? Napatigil naman siya sa sinabi niyo ng asawa. Ano? Baby? May baby ako? Buntis ako? Paninigurado niyang tanong kay Kenzo. Oo, buntis ka. Kaya mag-iingat ka sa mga kilos mo. Makalipas ang isang buwan, nagtungo na sila sa Japan. Doon na nila plinanong manirahan at isilang ang kanilang baby. Sinabi din ni Kenzo sa kanya na ipinagbilin siya ng mabuti ng kanyang ama sa kanyang asawa. Kaya kahit papano ay nabawasan ang galit niya sa sariling ama. Ayos na rin yun. Kung hindi dahil sa kanya, makikilala ba kita? Tanong niya kay Kenzo habang nakaupo siya sa upuang tumba-tumba at nakatingin sa napakagandang tanawin. Ang alin? Tanong ni Kenzo. Yung ipinangbayad ako sa utang ni Papa. Nung una akala ko sobrang sama niya. Pero sa huli, napatunayan ko na baka ginagamit lang siya ng Diyos para kaming mga anak niya maging maayos. Nahimas niya ang maliit pa lamang niyang siyan. Pinatayo siya ni Kenzo sa tumba-tumba na ito at umupo para kandungin siya. Alam mo honey, sinabi ko sa'yo para kapag nanganak ka na hindi ka mahirapan. Kasi naniniwala ako na magdadala sa'yo ng kabigatan ang labis na sama ng loob sa iyong magulang. Isa pa kahit na anong mangyari, ama mo pa rin siya. Hindi naman tayo makakapili ng magulang. Pero kahit na ano pa sila, mahalin at igalang pa rin natin sila. Kasi sila ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. Katulad ngayon na magiging magulang na rin tayo. Payo sa kanya ni Kenzo. Tama ka honey, kaya ngayon nakakahinga na ako ng maluwag. Katulad rin pala ni Ate Sally, maganda rin ang dulo ng kwento ko. Sabi niya sabay halik sa mga labi ng asawa. Makalipas ang ilang taon na nagdaan ay nagkaroon sila ng tatlong anak. Namuhay sila ng masaya sa Japan. Wakas! Isa na naman pong kwento ang nagpakilig at nagbigay sa atin ng inspirasyon ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Abangan pa rin po ang mga kwentong magbibigay ng aral, inspirasyon at pagmamahal sa ating lahat. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.